Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan na naman po natin itong mga kumakalat at talagang trending po sa mga netizen mga Aldab. Ito'y literal na pinag-uusapan mga Aldab. Siguro nadidismaya na naman po kayo sa picture na nakikita nyo. Ito po kasi ngayon ang pinakamainit mga Aldab. Marami po kasing tao ngayon na nagtatanong dahil sunod-sunod nga po ang mga posts ng mga Armin patungkol po kina Main Polkerson at Mr. Spotted. Nagkaroon nga ito na nga po raw yung season 2 na mas marami pa nga po raw aabangan sa dalawa. Alam nyo mga Aldab, ito yung lagi kong sinasabing desperadong galawan. Pagkatapos po nilang takutin ang Aldab Nation na makukulong sa nagpapakalat na may anak na ang Aldab, ay habulin daw po ng NBI. Ito naman po yung mga post nila. Sunod-sunod to mga Aldab, napakarami. Well, ito po ay nakuha natin sa PEP magazine mga Aldab. O sa PEP website na paano po nilang papaliwanag na magkakaroon ng relasyon ang isang LGBT sa isang parehas po sila babae, di po ba? Imposible naman na maging tomboy si Mengay. Kaya nga po nakakatuwa dahil anuman po kasi yung post nila, may panlaban tayo. Ito po yung hindi po nila tanggap ang katotohanan na kahit ano pong gawin nila ay hindi po talaga at malayong pong at hindi po talaga maaring mangyari. Di po ba? Kumbaga tatamaan ng kidlat kapag ka nagkatuluyan. Nakakalungkot nga po mga Aldab. May mga bagay-bagay po sa social media na kahit alam nila nagbubulag-bulagan po. Di po ba? Katulad itong kasarian nga po ni Mr. Spotted. Kahit po sa inyo itanong sa loob ng ABS-CBN yung mga barako na nakasama niya. Real talk mga Aldab, lalong-lalo na si Joras Gomboa na talagang number one po yan na malakas mang well, mambasag. Pero syempre mga Aldab, sasabi wala daw po tayong ebidensya. Paano nga po kami magkakaroon ng ebidensya kung itinatago po mismo ng kanilang reporter doon na lang sa isang public scandal na kung saan 2 to 3 ng madaling araw na aksidente doon pa lang alam nyo na itinago po yun sa atin, hindi po ito ibinalita, kumbaga pinagtakpan po nila. Anong rason? Hindi po ba kapag ka-artista, kapag na-disgrasya ka, kailangan nilang malaman, kailangan na mag-alala ang mga fans, siyempre, di po ba na konting galaw, uy, na-disgrasya. Pero, ito yung rason kung bakit nila tinago. At yung laging interview po, maalala nyo, sa PEP Magazine din po in-interview si Sylvia Sanchez. Mga ilang taon na rin po nakalipas na nahuhuli nga niya pong naglalaro ng Barbie doll ang anak niya. Na kung titignan nyo ay para po sa isang lalaki, eh hindi po talaga siya kaaya-aya. Tapos nagsusuot pa nga po daw siya ng dress ng pambabae. Doon pa lang alam yun eh. Kaya nga po yung PEP Magazine, kahit na may mga ganito, hindi po nila kinakasuhan o hindi nila sinasabing burahin nyo yung nakasaad dyan. Hindi po ba? Kasi alam po ng PEP Magazine, lalo na po yung mga reporter, kung ano nga po ba talaga kasarian meron itong si Mr. Spotted. Kaya malabong malabo po doon po sa nagpapakalat ng season 2, eh, gawa lang po nila yan para magalit ang mga tao kay, o magalit ang Aldab Nation.
para kay Mengay. Kasi kung titignan nyo naman po mga kaaldab, simula't simula pa lang, wala naman po talaga naging si season 1. Pero sila may season 2. Pero syempre mga kaaldab, wala po tayo sa posisyon para magsalita. Kumbaga ang sa akin lang naman, eh, kailangan pa nilang takutin ang mga Aldab Nation na nagbibigay po ng mga ebidensya at resibo. Samantalang po sila, mga fake, dapat yun po yung mga kinakasuhan, yung nagbibigay ng mga fake videos, fake photos na tinanggal yung kamay, ipinatong yung ulo. Dapat yun po eh, di po ba? Pero sa batas po, eh pinababayaan po. At ang pinakamasakit nito, yung kilalang broadcaster, kilalang anchor, kilalang host, eh talagang sabi nga po nila ay talagang mapagkakatiwalaan. Pero siya po yung nagpo-post nang hindi mo talaga magugustuhan o kaaya-aya. Dahil kahit na edited siya, alam niyang edited, eh pinost niya pa. Di po ba? Imposible po mga kaaldab. Ako, correct me if I'm wrong. Bago siguro niya yan i-post, bago niya po yan ipakita, siyempre siya po muna. Siyempre, alam naman po natin na sinabi na po niya, siguro mali ata ito, mukhang edited ito, mauhuli ito ng mga netizen. Alam mo naman mga netizen, matatalino. Pero, ginawa niya pa rin po. Kaya, hindi niya po pwedeng sabihin, Mr. Destiny, hindi niya yan nakita. Hindi niya yan alam. Malaking kalokohan po yun. Alam niya yan. Kumbaga, ang tagal mong broadcaster, ang tagal mong nagbibigay ng mga balita, sa isang tingin mo lang, alam mo kung inedit siya o hindi. Di po ba? Kaya nga po, sa yung pag-post niya, alam na natin eh, na talagang para po yun sa sarsuela, para nga po pumabor sa in-interview niya, para magkaroon ng malaking kalamangan daw po si Mr. Spotted kay Onyx Crisologo, na alam naman po natin kahit sa ang angulo mo tignan, kahit po sa ang kumbaga masasabing malabong mangyari, well, mahirap pong magsalita. Kumbaga, tignan na lang po natin kung ano po yung mangyayari, di po ba? Well, comment na lang po kayo. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, a true-blooded Aldab Nation ka, ay consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan, pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.
Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.